Time check 8:04 ng umaga. Mabilis naman yung biyahe. More than 30 minutes lang patagaytay. Hanap muna tayo makainan na mura lang. Mahal ang mga kainan dito eh. Tapos diretso tayo sa Batangas. Balik tayo mamaya. So, andito tayo sa May Silog Cafe. Dito sa Tagaytay, kain lang muna tayo. Sikat to, lagi pinupuntahan to ng mga riders kapag mag-aalmasal kasi mura. So, kain muna tayo. Grabe yung fog dito ngayon sa Tagaytay, oh. So, ang ruta po natin for today's ride ay Batangas. Taal Basilica muna. Makapag-pray lang para sa mga ating ilang munting kahilingan sa buhay-buhay. Tapos, next, Monte Maria. Actually, nakapunta na ako sa Monte Maria dati pero nakasasakyan kami kasama yung family ko. Eh, syempre, kapag nakamotor, mas iba yung experience. Kaya babalikan ko siya ngayon. Alright mga kumambo, dito po tayo ngayon sa arco ng Nasugbo dito sa Tagaytay. Bali, yan na yung boundary. Pero hindi dyan ang way natin kasi pa Taal Basilica tayo. So dito tayo sa Jokno Highway. Kaliwa tayo dito. Medyo matarik ah. Grabe yung view dito. Fairness, medyo okay din ang twisties dito ha. Kaya marami sasakyan. Parang main highway din siya eh. Magkano gastos mo yung sinet up mo ng ano? 55? Hindi, 50 lang. 50-50. Pero all in na yun package. Ako TMX ka rin ba? Ah, sa'yo yung ano? Ah, oo, kaya pala eh. Oo, nakasabay yung ako kayo kanina. Oh, hindi, ano pa ako? Pa Taal Basilica pa ako. Okay. Tayo saan ba kayo? Ano po kami, taga Imus. Oh, Imus din ako eh. Mm. Ah, sir. Ano ako? Sige. Tayo sa ayoko unknown road. Papunta pa rin tayo ng ano eh, Taal Basilica. Minto lang saglit para uminom ng tubig at mag-vape. Uminit na kasi. Anong oras ba?
Time check 9:34. Balik tayo mamaya. Mukhang malapit naman eh. Ito na. So, andito lang po tayo sa Basilica di Taal. Or Taal Basilica. Pasok muna tayo at mag-alay ng prayers. Sarap dito. Ang ganda ng place, ang majestic ng loob. Ang sarap din sa pakiramdam na nakapag-alay tayo ng prayers para sa family, para sa shop, at kung ano-ano pang mga kahilingan natin. Sarap talaga kapag dumadayo ka sa mga kilalang simbahan na hindi mo masyadong laging napupuntahan ganun. Kasi ang majestic nga ng place. So, napaka solemn. Kaya ang sarap mag-pray. Parang damang-dama mo yung presence ni God. Ganun. So yun, next up. Ano tayo? Monte Maria tayo. So tara. Sarap talaga mag-ride ng Monday. Kasi bukod sa maluwag ang kalsada dito sa part na to ng Batangas, wala talagang halos traffic. Kahit kanina yung papunta kong Tagaytay, nakuha ko siya ng more than 30 minutes lang. Usually kasi inaabot na isang oras yun eh. Tingnan mo naman, napakapayapa ng daan. At maganda rin ang panahon ngayon. So ang next stop natin, yung malaking Mama Mary Shrine sa Monte Maria. Steamy, panay backfire. Kung kailan nilagyan ng silencer, mas lalong nag-backfire. Ganda na daanan dito. Luwag. At may konting rough road. Parang di konti ah. Parang mahaba-haba ah. Okay na pala. Konti nga lang. Yung mga ganitong moments na ikaw lang at yung daan at ang motor mo, napakapayapa. Napakasarap sa tenga. Napakasarap sa pakiramdam. Grabe itong facility na to. Paano kaya ako mag-shooting dyan yung Transformers? Tapos ang daming sasabog, you know? Sarap magmotor. Kahit yung motor mo ay panay backfire. Kahit kapag galing ka sa city, no? Tapos bigla kang makakita ng dagat, parang nakaka-mesmerize talaga, oh. I mean, nakaka-amaze lang bigla kapag nakakita ka ng dagat. Siguro andun talaga yung beauty nun eh, yung minsan mo lang siya makikita. Para lagi mo nami-miss. JVT sir! Ganda ng tunog. V3. Pero sana gumagamit ng side mirror.
Ganda na spot dito. Picture tayo. Okay, konting rough road ulit. Ginagawa yata yung kalsada or something. So, sa mga nagbabalak pumunta sa Monte Maria, ayun, may konti lang naman madadaanan na rough road. Ikot lang. Mas ito na, may mga nakaturo naman. Ayan, semento na ulit. At tingnan nyo po yung view na yan. Dime. This is the life we're given. Yan ang buhay sa motor, mga kamambo. Kitang-kita mo lahat. Hindi tulad pag nasa sasakyan ka, di ba? Although mas komportable lang mag-travel kapag nakasasakyan, pero mas ma-appreciate mo yung beauty. Beauty ng surroundings at ng view kapag nakamotor ka. Kasi mas kitang-kita. Tambay tayo dito. Ayos yung ano dito, yung kalsada, parang malakaibiyang din. Tapos overlooking din yung dagat sa gilid. So, andito na po tayo sa Monte Maria Shrine. Ayan yung napakalaking shrine ni Mama Mary. Ganda. Ayan o. Tapos may overlooking ng dagat dito sa kabilang gilid. Ganda, ganda dito. Grabe. So ito itsura dito sa taas. Ayan yung napakalaking shrine. Tapos napapalibutan ng dagat. So ang ganda, nakaka-relax yung view dito. Mainit lang kasi open. Hindi ko sure, maraming mga tao dun sa entrance, parang naghihintay. Hindi siguro nagpapapasok pa, ewan ko. Kanina naharang tayo dun sa gate lang kasi 1 PM pa pala nagpapapasok ulit pag ganitong tanghali. Ang ganda dito, narating ko na to dati kaya hindi na rin ako papasok sa loob. Bali, doon na lang siguro sa baba, sa may chapel. Makapag-pray man lang ng konti. Ang ganda dito, promise. Enjoy mo lang yung view eh. Okay na eh. Yun lang, sapat na. So yun, baba na tayo. Grabe yung tarik oh. Pero ang ganda kasi, ang ganda ng view. Ang taas. Ikot muna tayo doon sa may chapel sa baba para makapag-pray. Andito naman po tayo ngayon sa isang view deck sa gilid ng chapel. So ganito itsura dito. And kita rin yung dagat. On the way po tayo ngayon sa Malabrigo Lighthouse. Yun yung next stop natin. Hopefully
makaabot ng hindi pa masyadong dumidilim pag pauwi na. Oh, grabe yung tarik. Ito pa rin yung view dito sa Monte Maria kapag paglabas mo. Ito sasalubong sa'yo na view pag pababa ka na. Grabe. Okay itong nadaanan ko ngayon, oh, by the beach. Kaso puro truck. Kasi ang daming mga ano dito, ang daming mga planta na mga ginago. Ganda ng view dito, oh. Mga kamambo, kapag malapit na kayo sa Malabrigo Lighthouse, may madadaanan kayong ganito. Ito, napakakipot na napakatarik. Woohoo! Grabe. Tapos malubak din. Oh, dahil bato, oh. Mahirapan dito kapag mga mababang sasakyan. At ito na yung lighthouse. Kaso parang napabayaan na. Hindi na siya ganun kaganda. Mabayaran po ba? Mabayaran ng 30 po, na 20 pesos. Okay po. Ayun, andito na tayo sa may lighthouse. Pero ano na pala to? Parang medyo napabayaan na siya. Medyo okay pa naman. Kaya lang halatang dumaan na siya sa panahon talaga. Parang mas maganda sana kung medyo na-maintain nila tapos lagyan ng mga halahalaman, kung ano-ano. Ngayon kasi parang puro damo na lang yung paligid tapos eto. Hindi na masyadong na-maintain yung pinaka-lighthouse. Sa bali parang sa Google lang siya maganda kasi sinerge ko lang din. Naghanap lang ako ng mga spot dito sa Batangas sa pwedeng puntaan. Yun, may mga dumating na ibang guest. Parang may prenup yata sila ganun. Pero parang doon sa mismong tower, parang hindi na nagpapapasok yata eh. So ito yung tsura. Yun nga, medyo napabayaan na siya. Medyo sayang lang kasi maganda naman sana yung place kung naalagaan. Sana i-renovate nila to tapos lagyan ng mga shade, you know, kasi mainit. Nandito lang tayo ngayon sa ilalim ng isang puno dito sa may gitna. So ito na po yung last stop natin for today's ride dito sa Batangas. Kung nag-enjoy kayo sa video, please like, share, and subscribe. Thanks for watching. Ride safe. Peace!